Sino sa inyo ang nakatapos na ng isang libro? From cover to cover. Ayan. So yung iba, ano, cover-cover lang muna. Sino nakadalawa? Oh, very good. May nakatatlo na ba? Tatlo? Ayan. Sige, tanungin nyo kung ilang libro ang tinapos ko noon in preparation for the board exam. I was able to finish more than 10 books. Actually, it's 11 from cover to cover because I never had a rest day until the day of the board examination. Anong oras kayo natutulog ngayon every night? Sarap ng buhay ng main, ha? Sige, tanungin nyo kung anong oras ako natutulog noon. So, the usual sleeping time ko is around 2 a.m. Pero minsan ay inaabot ako ng 4 a.m. Hanggat hindi natutuyo yung mata ko, I never stop reading. And then I have to wake up at around 7 a.m. Whether I like it or not, I will like it. Kasi yung una kong makikita sa double deck ko, pagising ko, goal, top the left, 2015. Deadline, September 2015. So, you have to make a goal that will make you jump out of bed every morning. Yung pagising nyo, wala kayong choice, hindi mag-aral ng mag-aral. And I'm telling you guys, everything will be worth it in the end. So, anong oras kayo? Tutulog mamaya? Hindi ko naman sinabi na gayahin nyo yung ginawa ko, di ba? Kasi OA naman talaga yun. But you have to exert an extra effort, okay? Kahit additional 1 hour lang than the usual sleeping time na mayroon kayo. Basta kailangan, masanay yung mind nyo na everyday nag-a-absorb siya ng info. So one reason siguro why I took the examination is before ako nag-take ng exam, sobrang saturated na talaga yung mind ko with info. Kasi pag hindi na kaya ng utak ko, diretso sa suso ko. So mayroon external storage. Pero mukhang malaki yung problema ng karamihan, di ba? Walang maglalagay ng information. So alam niyo na kung saan kayo totoong magkulang, ha? So, doble kayo, idaan niyo yan sa pagbabasa. Kasi actually, yung board exam, labanan mo siya ng dede, okay? Dedication sa mag-review. So you have to give that extra effort. And sabi ko nga kanina, everything will be worth it in the end, okay? So ayan, natapos na ba yung inyong material, yung inyong exam? How did you find the exam? Madali, mahirap? Madali na mahirap. Saan kayo mas nahihirapan? Sa gender or sa prophet? Prophet! Kaya actually, mas mahirap yan yung gen ed. Kasi yung gen ed, dalawa lang patutunguhan kayo dyan. It's either you know the answer or you don't know the answer. Proceed to the next question. And the next question is not related to the previous or the following question. Mahirap pigain yung utak, lalo pag konti lang yung laman. And I'm telling you guys, naranasan ko ba yan sa board exam? There are really questions na hindi ko alam kung saan ko kukunin yung tamang sagot kasi never ko siya na-encounter buong buhay ko. And it's okay, you don't have to perfect the board exam. But you have to get a hyper rating, so kailangan marami kayong kayang sagutan. Magiging madali sa inyo yung gen ed kung marami na kayong nabasa, kung malawak yung stock knowledge ninyo, matatag yung foundation ninyo. Pero pag hindi, medyo mapapalaban tayo dito. So pag sinabi nyo na mga nahirapan kayo sa prophet, that's also very good kasi meaning lang nun, nag-iisip kayo. Kasi diba sa prophet, matagal kayong makasagot. So feeling nyo, pag matagal nyo nasagutan yung isang item, nahirapan na kayo kasi nga pinag-isipan nyo na yung tanong, pinag-iisipan pa pati yung options. But actually, in the end, pag chinek nyo, nahukuha nyo yung tamang sagot kahit na first time nyo lang ma-encounter yung question. As long as yung master the car method, di ba, the testmanship techniques, kaya-kaya nyo nang iraos yung prof ed. Yun nga lang sa gen ed, hindi pwedeng ganun lang, you have to memorize everything. At yan naman yung reason kung bakit kayo nasa CBRC para maging madali sa inyo, gen ed man yan or prof ed. So this day, papadaliin natin yung gen ed sa inyo. So I'm going to give you the actual board exam questions and competencies na lumabas na the previous seasons from September 2015 to September 2018. Okay? So meaning lahat ng i-discuss natin today ay actual board exam questions na. Yun nga lang, medyo magsusulat tayo ng konti kasi honestly, hindi naman talaga natin kayang i-memorize lahat ng concept sa loob ng walang oras, di ba? But can you promise me by March, memorize na lahat ng ibibigay ko today? Yeah! Papasama sa board exam? Yeah! Papasama sa board exam?
naturally. Okay, so ayan. So let's start with our first subject. We have English. Sino English major? Ilan na sila, nag-shoot na iba. Okay, so we have your English. And our first competency there is vocabulary. Sino sa inyo mayroong problema sa vocabulary? It's okay. I also had the same problem when I took the examination. There was a question that goes like this. How is original and primary forest referred to? Okay, pag sinabi natin original or primary forest, the trees are untouched, the trees are uncut. So the choices are letter A, green forest, letter B, rainforest, letter C, virgin forest, and letter D, verdant forest. What do you think is the correct answer? So yun din yung inisip ko ng time na yun, baka virgin forest po. Pero napariwala ako kasi hindi ko alam yung meaning ng word na verdant. So yung iniisip ko noon, baka yung verdant mas fit doon sa context ng original and primary forest. So in the end, I answered verdant forest. Kasi yung virgin parang tunog bastos, yung verdant parang tunog matalino. Syempre doon ako sa tunog matalino, diba? And after the exam, hinanap ko yung meaning ng verdant sa dictionary. It only means luscious green. And I lost 0.4. Yung lamang sa akin ng top 1 during my batch is 0.2. And that is one of my greatest regrets, that I did not improve my vocabulary. Because I could be the top 1. Pero syempre, tapos na yun, wala na akong magagawa doon, di ba? Pero kaya ko siya kailangan ikwento sa inyo because I want you to learn from my mistake. You have to improve your vocabulary, okay? Ang problema natin, paano? So, syempre, ang naging isang reviewer ninyo, pag sinabing vocabulary, is your dictionary. Pero hindi nyo pwedeng aralin yung buong dictionary, di ba? Vocabulary pa lang kumatos ka na. So, paano ba yung ibang competences? So, ganito yon. May app kayo sa phone nyo, yung Merriam-Webster. Tapos may games yan, di ba? Name the thing, true or false, and how strong is your vocabulary. Laruin ninyo yung how strong is your vocabulary. Sa dami ng actual word exam questions na na-encounter ko, karamihan sa mga words na nandun, andun din sa app na yun. So meaning, this time, limited na lang ang kailangan ninyong aralin. And actually, hindi nyo naman namamalayan na nag-aaral kayo because you are having fun at the same time you are learning. Yun nga lang, may dalawang problema tayo doon. Number one, baka hindi nyo maalala yung mga words na nilalaro ninyo. Or number two, hindi kayo makaalis sa level 1. Di ba? So, paano pag hindi pa rin talaga siya ganun ka-effective? Okay, so I'm going to teach you the techniques kung paano nyo i-approach ang isang vocabulary question. So, let's start with your question number one. She has a vision of feminine bonritude. The capitalized word means? What is the capitalized word? You have the word bonritude. Okay, now ang tendency kasi diba, pag vocabulary question, saan kayo naghahanap ng context clue? Doon sa question mismo, sa sentence, di ba? Pero ang problema natin, yung sentence na to, maiksi lang siya. So ang tendency, pag maiksi din siya, walang masyadong context clue doon sa question mismo. So kung hindi nyo pwede pag-isipan yung question, pag-isipan ninyo yung options. Okay, so punta kayo doon sa options. And then you can do this. You do the positive, negative. Okay, let's try. You have the word homeliness. Is that positive or negative? Positive. Minimum bahay na yung itsura mo. So, positive or negative? Negative. How about the word loveliness? Positive. Plain, pakaraniwan. Negative. Ugliness. Negative. Anong word yung naiiba? Yung word na loveliness. And it's not an accident na siya yung naiiba. May purpose yun. Because that is the correct answer. Okay? So, anong gagawin natin doon? You do the positive, negative, positive, negative. Kung anong naiiba, that is the correct answer. Okay? Pag sinabi kasi natin yung bonritude, it means beauty. So, that is the same as loveliness. Pero hindi applicable yung positive, negative sa lahat ng question. Okay? Just like your question number two. My concept of inner peace came from my mother's daily activities, which I now recall with fondness and awe. She was a full-time housewife, fully dependent on my father's monthly salary.
how she made Bolt and Smith guided us in our studies and did small acts of charity on the side was beyond me. The mother's financial resources are. So, ang problema natin sa question na yan? Ang haba naman ang question, di ba? So, sa actual word, hindi nyo gustong pag-isipan lahat ng context clue na nandyan, okay? So, anong gagawin natin? Pag hindi kayo pwedeng mag-isip, doon sa question mismo, pag-isipan naman ninyo yung options, okay? And another technique is this, maghanap kayo ng word na antonyms, okay? Maghanap kayo ng antonyms. Pag may nakikita na kayong antonyms dyan, automatically, one of them is the correct answer, okay? Basta may antonyms, one of them is the correct answer. May nakikita ba kayong antonyms? Yes! Ano yung mga words na yun? Yes. You have the words abundant and limited. Okay, so meaning, tanggalin mo na yung more than enough, tanggalin mo na yung miserable, doon ka na mag-i-step sa abundant and limited. Tapos may sinabi siya doon, how she made bold and smith. Anong ginawa niya? Pilit niyang pinagkakasya. Pilit niya ng pinagtatagpo. So kung pilit niya ng pinagkakasya, ang kanyang resources, is that abundant? No. Or is that limited? Yes. Yeah. So what's the correct answer? That is limited. Okay? Pero yung technique ulit na yun, hindi applicable sa lahat ng question, just like this question. Wala siya sa inyong material, pero nasa board exam. Okay? Question, William Shakespeare showed composure in front of his critics amidst countless derision. The underlined word means, what is the underlined word? You have the word? Composure. So yung hinahanap natin dyan is yung word na synonym ng composure. Now, you look at the options. Letter A, you have the word agitation. Pag sinabing agitation, naiintindihan nyo ba siya? Like, di ba agitated, di ba nagwawala, nangiligalig, galit na galit. So that is showing irregular or violent movements, okay? Letter B, you have the word fear. When you say fear, that's takot, di ba? Being afraid, being scared, being worried. Letter C, you have the word of mom. Is that familiar to you? Is that a word you encounter every day? No, so just leave that, never mind, okay? And letter D, you have the word nervousness. Oh, kasi sinabi nervousness, magkaba, di ba, nervyoso. That is showing the feeling of being afraid or being worried. Now, ano nga ulit ang competency na mini-measure sa inyo ng PRC for that question? Mini-measure ng inyong vocabulary. Sa tingin nyo ba, ibibigay sa inyo ng PRC for vocabulary yung mga words na nervousness, yung words na fear, yung words na agitation? No, hindi nila ibibigay sa inyo for vocabulary yung mga words na familiar sa lahat. So in short, ang ibibigay nila, something unfamiliar or difficult. And in that case, what word is not familiar to you? The word of mom. And that is the correct answer kahit hindi nyo alam ang kanyang meaning, okay? So anong technique natin doon? Hanapin nyo yung mahirap na word that is the correct answer, okay? So, kasi hindi naman kayo bibigyan ng vocabulary word na familiar naman pala sa lahat, okay? Pero pag sinabi yung of mom, it means being calm, being gentle in times that you are in a difficult situation. So in short, that is showing composure. Okay? So, yun ang ating mga techniques. So, ulitin lang natin. Number one, anong gagawin? You do the positive, negative. Kung anong naiiba, that is the correct answer. Another technique, maghanap kayo ng antonyms. One of them is the correct answer. And the last one, hanapin na lang yung mahirap na word. That is the correct answer. But aside from those techniques, ang pinakamasarap na feeling, mag-exam ka na alam mo na exactly kung ano yung mga words na lumalabas, di ba? So I have here the sets of words na lumabas na the previous season. So just take note of this and try to know the meaning of the following. If you know the answer, just give me the answer, okay? So first one, you have the word abase. Abase means demoted. Kabalitaran siya ng promoted. Meaning, tumaba yung kanyang rank. Okay, so abase is demoted. Okay, yun na po. Okay, next one. You have the word despotic. Ang tanong niya sa board exam ganito, which of the following should not describe a father? Okay, which should not describe a father? Letter A, head of the family. Letter B, superior in the family.
Letter C, patriarch of the family. Letter D, despotic. Despotic. Yun lang yung hindi familiar sa inyo, di ba? So the correct answer is despotic. It means cruel. The father of the family should not be cruel. Okay, so that's despotic. Okay, next one. You have the word persiflage. Persiflage. Ayan. Yung word na yan, lumabas yan sa mga BEL. Sino palang BEL dito? Ayan, so medyo marami tayong BEL. Upang BEL, gawag lang na mag-expect na madali yung gen ed ninyo, okay? So it's going to be difficult for you kasi yan na yung pinaka-major shift ninyo. Diba kayong mga elementary teachers, jack of all trades kayo eh, diba? So kailangan alam ninyo bawat subject ituro. Yun nga lang, pagdating sa actual world, sobrang lalim ng tinatanong nila. Ginagawa nilang major shift level ng bawat subject. So medyo magbasa-basa lang kayo ng mas malalim sa gen ed. Don't worry, the same competency pa rin yung iniikutan ng mga questions. Yun nga lang, pinapalalim nila. For example, pag BSF gayang mga tanong sa inyo, sino ang first Philippine hero na nag-defy sa presence ng Spaniard sa kanyang land? Sino ang first Philippine hero natin? Si? Lapu-Lapu. Yung first Philippine hero, si Lapu-Lapu. Pero pag mga BSF gatanong sa inyo, gaano kahaba ang bahag ni Lapu-Lapu? No problema nyo na yun, di ba? So, ganun yung level ng question. Like, parang hindi ka pwede makapante na alam mo na na it's Lapu-Lapu. So, alamin nyo pa yung ibang details. Anong nangyari sa kanilang imagina, anong meron sa kanilang encounter, okay? So, pag BSF, okay na yung memorize-memorize na who, what, where, when. Pero pag BEF, pati yung how and why, alamin nyo na din. Kasi minsan, iniikot pa nila yung tanong, okay? Pero doon pa rin yan, iikot sa mga competencies na i-discuss natin. Oh, for example, yan yung word of persiflage, medyo hindi talaga siya familiar. So, it means to praise glowingly. Parang nag-joke ka sa kanya lightly. Okay, so that's persiflage. To praise glowingly. Okay, next one. We have the word dexterity. Pag sinabing dexterity, ano yung na-associate nyo? Yes, yung hand, di ba? So it has something to do with the hand. So it's a manual skill. It's a manipulation of the hand. It's a manual skill. So that's dexterity. Okay. How about the word amorphous? Amorphous, from the word morph, meaning morph is form, di ba? Shape. So, siya naman, amorphous, meaning no form, no shape, that is shapeless. Okay, no form, no shape, that is shapeless. Okay, so yan yung mga examples of words na dumaba sa BEL. Ito naman, BSF naman tayo. Tingnan ninyo, medyo familiar siya sa inyo. Okay, first one, you have the word penchant. Penchant is? No, fondness. Okay, penchant is fondness. She has a penchant for red accessories. Penchant is fondness. How about the word? Pulgritude. Pulgritude is? Loveliness. Sulat na naman nila yan, di ba? Ito na nga, question number one. Goal ninyo, mapagod kayo, okay? So, pulgritude is loveliness, okay? How about the word? Transmuted. Yes, change. The figures must be transmuted first in order to understand the grades. Transmuted is change. May kumukha siyang word, transcend, transcendental. Transcendental is supernatural, like unexplainable. Okay, so transcendental, that is supernatural. I'm sorry. Okay, transmuted is change, transcendental is supernatural. Okay, next one. You have the word rancor. Rancor is? Bitterness. Rancor is bitterness. Kaya pag nabibitter kayo, huwag kayo mag-post ng I feel so bitter right now. Okay, ano sasabihin nyo? I have so much rancor in my heart. So, nakapag-emote na kayo, matalino pa, diba? Pero huwag kayo sabay-sabay mag-post na. Alata yun masyado. So, valentines, pare-pareho na kayo ng post dyan. Okay, so rancor is bitterness. Okay, now, next one. I have the word carnal. Carnal is worldly. Meaning makamundo pa na nasa carnal. I am designed to satisfy a man's carnal arousal. So carnal is worldly. Okay, now next one. Mundane. Like mundane, just this, like, ano yan? Mundane is
ordinary. Mundane is ordinary. She is easily distracted by mundane things. So mundane is ordinary. Okay, next one, you have the word profanity. Yes, profanity is obscenity, meaning kalaswaan. Okay, the program was suspended because of profanity. So yung profanity, yan yung never nyong matututunan dito sa CBRC, diba? So profanity. Next one, you have the word apocalyptic. Prophetic. Magatunong sila, okay? Apocalyptic, prophetic. Apocalyptic, prophetic. Pero paano pag ang tanong ay ano? Apocalypse. Prophecy. Tanong mo, apocalyptic, prophetic. Pag apocalypse, prophecy. Okay, so ganun siya. Next one, you have the word impertinent. Im means? Not, diba? So it's not related, not relevant, that is irrelevant. So im is not related, not relevant, that is irrelevant. Okay, next one. You have the word loquacious. Loquacious is verbose, meaning talkative. Okay, verbal, masalita. So that's verbose. Pag walang verbose, anong hahanapin sa God? It's talkative. Okay, loquacious, verbose. How about the word voracious? Voracious. Someone who is very eager. Okay, voracious is very eager. Ang tanong dyan sa Bible exam ganito, Clara would read any book that her hands could lay on and read it from cover to cover in one sitting. She is a blank reader. The answer is voracious. So very eager siya kasi binasa niya from cover to cover. So that's very eager. How about the word abandon? Familiar na yan sa inyo. Hindi na familiar, naranasan nyo pa, di ba? Abandon is left behind. Okay, abandon, left behind. Okay, abandoned, left behind. Ang tanong dyan, the patients were abandoned by the relatives. So that is left behind, okay? How about the word conflagration? Conflagration is a large fire. It's a large fire. So pag may sunog, anong isisigaw ninyo? Conflagration. Siyempre, sunog na lang masisigaw nyo yan. Kabado-kabado lang kayo, di ba? Masusunog, na-arty-arty ba? Conflagration. Paano kayo i-rescue? Tutulungan, di kayo naiintindihan, di ba? O, ayun. Conflagration is a large fire. Arty mga tao dito. Next one. Yung the word of the book. Sulat na naman nila kanina ba yan? Hindi lang to. Composure, di ba? Abnorm is composure. Nung nalabas daw yan isang season, wala doon sa option yung composure. Ang nandoon ay relax. Pwede ba siya gisagot? Yes, kasi composed, kalmado, relax, pareho lang din sila, okay? Next one, volition. Volition is your? Yes, will. That is your power to make choices. Okay, volition is your will. The power to make choices. Okay, next one, you have the word esoteric. Esoteric means understandable by few. So there are topics that only a group of people could understand. Okay, so ang tawag doon ay esoteric, understandable by few. Okay, esoteric, understandable by few. But how about the word Q? Q is line, okay? It is a line of people waiting for something. Q is line. Kaya nga tinawag siya ng banana Q kasi naka-line yung banana, di ba? Barbecue, naka-line yung Barbie, okay? So Q is line, okay? Next one, you have the word baduy. The term baduy, you know? Yes, awkward looking. Baduy is awkward looking. So it's a local color. Baduy is awkward looking. Okay, how about the word docile? Docile, tricita, 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 tricita. Ano yan? Docile is easy to manage. Manageable, parang ganun. Okay, so docile, that is easy to manage. Okay, docile, easy to manage. Next one, you have the word euphoria. Euphoria is a state or a sense of well-being. Di ba pag sinabi niyo for your extreme happiness niya, di ba? Ecstatic happiness. So that is a state or a sense of well-being. So yung word dyan is well-being, okay? Next one, you have the word erudite. Erudite, narinig niyo na siya somewhere.
So divergent, di ba? May faction na erudite. Sila yung matatalino. So that is learned. Okay, so erudite is learned. Intelligent. Okay, so that's erudite. Learned. Okay. And then last time, naging trend din actually sa board examination, yung mga French terms at Latin terms. Okay, so try nyo lang salutan yung sumusunod. You have sine qua non. Ano meaning ng sine qua non? It's a Latin term. It means indispensable, meaning very important. Sine qua non, that is indispensable. Okay, ito naman, French term naman, you have the word? Sorry. I'm so sorry. yeah, that's soirée. Okay, it's a French term, soirée. It means evening party. Okay, soirée is an evening party. So then, I'm so sorry. Okay, next one, you have the word connoisseur. Connoisseur. French term ulit siya. He is someone who is expert in matters of taste. Okay, so critic siya sa food, sa wine, okay, basta taste. Tricky word. Expert in taste. That's your connoisseur. Kahit yung taste lang, tandaan ninyo, ayan. Expert in matters of taste. So parang food critic siya, wine critic, that's connoisseur. Okay? Next one, you have the word chauffeur. Chauffeur is a French term for? Driver, yes. Pinasosyal lang yan, chupero lang yan sa atin, di ba? Pinasosyal nila. So, pag sasakay kayo ng jeep mamaya, ano sabi niyo? Chauffeur, chauffeur, wait for me. Okay. So, chauffeur is a French term for driver. Okay. So, next one, you have the word madam. Madam is a plural of? Yes, madam. Kasi naging madam, isang babae lang siya. Pag madam, maraming babae. Kaya nga, miss, damis, madami, miss. Kasi nga, maraming babae. So that's madam, the plural of madam. Okay, so French term ulit siya. Okay? Ito, alam niyo to. Renaissance is blanc in French. Yes, rebirth. Okay, renaissance, that is rebirth. Renaissance, that is rebirth. Okay, ay pagkakalabas na ng question na to, you have the word a cappella. Ito options niyo: solo singing without accompaniment. Without accompaniment. Without music, without accompaniment. Without accompaniment pa rin. Kasi pa without music, edi wala na kayo narinig na tunog. So without accompaniment, ang nasa isip nyo, without music, kal instrument. Yun yung nasa isip nyo, di ba? Meaning, wala siya accompaniment. So that's a cappella without accompaniment. Okay, and then you have the term, makalabas naman ito, alter ego. Alter ego. So ito yung pagbibilian ninyo. Is it a self outside the body? Or is it a close and inseparable friend? Self or friend? Friend! Iba po sino yung parang ego, it has something to do with your personality, with yourself. So yun yung una mong iisipin. Pero ang dictionary meaning yan ay close and inseparable friend. So someone who knows you very well, parang other half mo na siya, okay? So that is a close and inseparable friend. So that's your alter ego. And you close your notes, practice tayo, okay? Give me the word as I give you the meaning. Loveliness. Fondness. Bitterness. Demoted. Praise lovingly. Sige, open your notes now. Open your notes now. Hindi nyo naman kailangan i-memorize yan lahat ngayon, di ba? Siyempre, nabili kayo sa kusulat-sulat, tapos alam na naman memorize nyo. Walang pressure dito, okay? But promise me, by March, memorize nyo lahat ng yan, ha? So, kung binalikan mo kayo, pag tinanong mo, wala nang ano, ha? Wala nang gano'n, okay? So, wala na din mag-open ang mas simple gano'n, okay? So, by March, kailangan memorize nyo na lahat yan, okay? Next one, you have phrases and statements, okay? Pwede mo nyo na isulat to kung familiar naman sa inyo. Naging trend kasi last time din yung mga French phrases or French quotations and then mga Latin phrases, Latin quotations. Okay, so try lang ninyo sagatan yung mga sumusunod. Ano ang meaning ng amor con amor sepaga? Ano lang naintindihan yung word dyan? Amor. Ano amor is? Love.
Now, ilang beses binanggit yung Omar? Dalawa. Mag-isip kayo ng sentence or condition na dalawang beses binanggit yung love. Love begets love. So, kaya-kaya niyo pa rin makuha ang tamang sagot. Kasi nga, nakita niyo, dalawang amor. So, that's dalawang love. Okay? Love begets love. Okay? Next one, you have caveat emptor. Caveat emptor. So, it's a Latin phrase. Yung nagamit naman siya sa business side. Caveat emptor, meaning let the buyer decide. Okay? Caveat emptor, let the buyer decide. So, pag may binili kang isang product, choice mo na yan. Okay? So, ikaw na baka lang mag-check na kanyang quality and everything. So, caveat emptor, let the buyer decide. Okay? How about the word ad nauseam? Ad nauseam. Suka. So, meaning yan, sumusobra na siya up to the point na nakakasuka na. So, ganun siya sa Tagalog. Parang nakakasuka na. So, it is sickening to an excessive degree. Excessive degree meaning sumusobra na siya kaya na siya nakakasuka. Okay? So, that's ad nauseam. Okay? Next one, you have coup de grace. Coup de grace? Coup de grâce. Coup de grâce. So that is death blow. Okay, coup de grâce is death blow. So it's a form of penalty, it's a form of punishment, it's a French term. Again, okay, coup de grâce is death blow. Okay, so yan naman ang mga phrases and statements na binigay nila. Alas na konti na lang to, we have your correlation. Ang correlation ang madalas lumabas niyang competency na yan sa mga PEF, okay? Ang mga tanong nila, which two words lack correlation? Ano daw ang dalawang words na walang relationship? Actually, madali lang naman i-identify kung mayroon silang relationship or wala. Nagkaka-problema lang tayo dyan pag hindi nyo naiintindihan yung meaning ng mga words na nandun sa options. So, although marunong kayong tumingin ng relasyon, pag hindi nyo naiintindihan, mahirap pa rin kunin yung tamang sagot. So, para maging madali yung buhay nating lahat, kinalekta na lang namin yung mga actual word exam question, tapos kinuha na namin yung sagot. So, sagot lang yung i-memorize ninyo. O, nakita nyo to, shade na kayo agad. Okay, so number one, yung mga prodigy and offspring. Ayan, prodigy and offspring. O, sinabing prodigy, someone who is talented. Okay, ang offspring naman, anak. So, wala din siyang definite relationship. Prodigy and offspring. Okay, nakuha po. Next one, you have formally, unconventionally. Formally, unconventionally. Mas sinabi unconventional, not traditional. So, wala din siyang relationship. Formally, unconventionally. Okay, next one, you have formerly and heretofore. Formerly, heretofore. Pag formerly, nangyari na siya sa past, di ba? Pag heretofore naman, sa present. So, actually, antonyms sila. But then, the rest of the options doon ay synonyms, kaya siya pa rin yung correct answer. Siya yung wala relationship. And then, you have ready and at the same time. Ready at the same time. So, wala din kaming mahanap na definite relationship sa kanila. Ready and at the same time. And the last one, you have specie and variety. Specie, variety. Kasi sinabi yung specie, it should be the same. Okay, pag variety naman, it's different. So, wala din silang relationship. Antonyms kasi sila. So, specie and variety. So, yan na lang yung mga natatandaan ninyo. Ano ang hahanapin yung tanong sa inyo pag ganyan? Which two words lack correlation. Wala silang relationship. Okay? At pwede na kayong mag-rest ng very light. Proceed to your next question. You have number 3. In William Shakespeare's Merchant of Venice, Portia the judge said, the quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is Christ blessed. It blesseth him that give and him that takes.
'Tis mightier than the mightiest, and one is likened to God when mercy seasons justice. The main thought of that excerpt is that. So yan ang tinatanong sa atin, ano daw ang main thought na excerpt? Okay, emphasize na muna natin, sino ang nasulat ng Merchant of Venice? Si William Shakespeare. Okay, and then may sinabi siya doon, ang mercy daw, para siyang gentle rain from heaven. Saan na kinumpare ang mercy? Sa gentle rain from heaven. Using that comparison na ang mercy ay parang gentle rain from heaven, i-interpret natin yung mga options. Number A, mercy is only for the deserving. Yung ulan ba mayroong pinipili? Like hindi ka deserving o basa, lahat sila basa na ikaw na lang ang tuyo. Pwede ba yun? No, pag umulan, dami-dami tayong lahat. So mali yung letter A. Mercy is limited in extent. May limit ba ang rain? Wala. Di ba nga, when it rains, it pours. It floods. No, pwede din, it floods. Okay. So, meaning, wala siyang limit. Palit din yung letter B. Okay, letter C. Mercy is spontaneous and freely given. Ano meaning is spontaneous? Tuloy-tuloy. Naturally occurring. Ang rain ba ay tuloy-tuloy? Yes. Libre bang magpaulan? Yes. Kaya hindi libre magpa-delay kasi magkaiba naman yun. So, tama yung it is freely given. Okay, and the word mercy comes from the rain. O, literal naman masyado yung interpretation, di ba? So, therefore, what is the correct answer? That's letter C. Mercy is spontaneous and freely given. So, yan ang patataan ninyo sa Merchant of Venice. Okay, now, recall lang natin yung inyong yung literature kasi mapapasok tayo sa world literature. Pero huwag na kayong magsulat dito. Familiar na sa inyo yung mga terms na to. Mas marami kayong isusulat later. Okay? So, I have heard the types of literature, prose, and poetry. Now, sabihin nyo lang sa akin kung siya ay prose or poetry. Alin sa dalawa ang isinusulat by paragraph? Prose. Pero ano yung by line, patuluntun? Poetry. Ano yung gumagamit ng formal, casual na words? Prose. Ano yung mga artistic yung ginagamit na words? Poetry. Ano yung kailangan tama yung grammar? Prose. Ano yung okay lang mali-mali yung grammar? Poetry. So, ito lang yung pinakamadaling distinction. Pag poetry, malaya ka dyan, okay? So yung priority mo is yung art, okay? Basta maging maganda siya basahin, maging masarap siya pakinggan. So okay lang kahit mali-mali yung grammar mo kasi yung priority mo is maging artistic siya. So yan yung poetry. Pero pag prose, medyo formal yung approach natin, okay? And I have your examples of prose and poetry, okay? Magsimula lang tayo sa prose. Number one is novel. Pag sinabing novel, mahaba, maiksi. Mahaba. Pero siya ay dinidivide sa ano? Chapters. So, anong keyword natin for novel? It is chapters. It is a lengthy story divided into chapters. Okay, next one, you have your short story. From the word itself, short, di ba? Paano nalaman na short lang siya? Yes, kaya mo siyang basahin in one sentence, di ba? Kaya mo siyang basahin ng isang pasada lang, okay? Tapos na kaagad, may wakas na agad. So, very simple lang usually yung kanyang plot. So, that is a short story. Next one, you have place. Pag sinabi yung place, mahaba, maiksi? Mahaba. Pero siya dinidivide saan? Yes, sa acts or scenes. Divided into acts or scenes. So, anong keyword natin sa place? Acts or scenes. Pero pag novel, anong keyword natin? Chapters. Okay, next one, you have legends. Legends are stories that tells the, anong keyword? Legends, the origin of something. Diba? It tells the origin of something. Like, malakas at maganda sa legends. Okay? And then you have fables. The stories sa kwento ng kahayupan. The stories whose characters are animals. That teaches what? Yes, moral lesson. That teaches moral lesson. Tanong, anong tawag sa famous collection ng fables? Aesop's Fables. A-E-S-O-P. Okay, Aesop's Fables. And then we have essay. So essay, as long as my opening, my body, my conclusion. Okay, you give your view, your idea, your opinion. That's an essay. And then we have anecdotes. Ang anecdotes, saan lifted yung story?
Sa real life, di ba? Of real people. Sa totoong buhay yan ng tunay na tao. Yun nga lang, edit pareho na sila ng biography. Kasi ang biography, yun din ay real life of real people. Now, anong pinagkaiba ng anecdote sa biography? Ganito yun. Ang anecdote, one incident lang. Okay? Isang pangyayari lang siya sa tunay na buhay ng tao. Okay? Pero pa sinabi natin biography, ikwento, simula nung pinanganak ka, ano yung ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay, hanggang sa ikaw ay namatay. So meaning, it is a complete story. Okay? So ano yung one incident lang? Anecdote. Pero a complete story, that is your biography. For example, yung gamugamo at gasera sa buhay ni Jose Rizal. Anecdote, biography. Anecdote. Okay? Pero paano yung results, life, works, and writings? Biography. Nakuha ang difference? Pag ikaw mismo nasulat ng story mo, ano tawag? Autobiography. Autobiography. Okay, next one, you have news. News is your current events. Okay, so latest happenings. And syempre, we have oration. Oration is a public speech. So it's a speech you deliver in front of an audience. So yan ang halimbawa natin ng pros. For poetry naman, divided sila further into three categories. You have narrative, lyric, and dramatic. Tanong, alin sa kanila tatlo ang nagtitell ng story? Narrative. Kasi nga, narrate. So that's narrative. Ano yung intended to be sung? Intended to be sung is lyric. So yung mga songs natin, it is a lyric poem. Kaya nga siya tinawag na lyrics ng kanta. Because it is intended to be sung, okay? And ano naman yung intended to be performed? Dramatic. So dramatized, that is dramatic, okay? Ano yung nagtell ng story? Narrative. Ano yung intended to be sung? Lyric. Intended to be performed? Dramatic. Okay, now, pasok na tayo sa totoong laban. You have the masterworks of the world. So, ibibigay ko sa inyo yung kanilang title. Sabihin nyo sa akin kung sino yung tao na tinutukoy ng sumusunod. If you know the answer, just give me the answer. Okay? If you don't know the answer, I will give you clues. If you still don't know the answer, I will give you the answer na. Basta just try answering the questions na muna. And then, pwede nyo i-shortcut yung notes na inyo. Okay? Number one, sino father of printing? Yes, Johann Gutenberg. Okay, so father of printing is Johann Gutenberg. So printing Gutenberg. Okay, printing Gutenberg. Okay na ba? Hindi pa, sige. Ito, medyo familiar siya sa inyo. Sino ang father of English essay? Yes, Francis Bacon. Father of English essay is Francis Bacon. I'm sorry. Okay, next one. Sino, nalala niyo ba nakita kanina? Sino ang greatest English writer? Si William Shakespeare. Greatest English writer, William Shakespeare. Greatest English writer, William Shakespeare. Okay, pero minsan kasi ang tinatanong nila dyan, hindi yung greatest English writer, nawawala to, pinapalitan siya ng sonnet. Sino ang greatest sonnet writer? Sonnet. Same answer, William Shakespeare. Pag walang greatest English writer, ano nga hanapin? Greatest sonnet writer, we have the same answer, William Shakespeare. So, pinay, pag ang tanong sa inyo, greatest, sino sagot? Si William Shakespeare. Sino naman ang dubbed as the bard of Avon? Avon, siya talaga nakadiscover ng mga lipstick, pagkaayan siya, si William Shakespeare. So, bali, tatlo na yung title ni Bakla, natatandaan ninyo, okay? So, ano si Bakla? Greatest? English writer? Ano ba greatest? Sonnet writer at bard of Avon. O, sino sa doon? William Shakespeare. O, ito kilala nyo din. Sino ang father of English literature? Yes, si Geoffrey Chaucer. The father of English literature is Geoffrey Chaucer.
The father of English na din. Sure kasi nung time din na siya lang yung gumamit ng medium na English. Okay, so mostly Latin yung ginagamit nila. Kaya siya naging father of English literature. Pero paano pag walang father? Hello. Ayan, paano bang walang father, anong hahanapin ninyo? Yung morning star. Sino ang morning star of English literature? The same answer, Geoffrey Chaucer. So the father and the morning star of English literature is Geoffrey Chaucer. Father and morning star. Ito, kilala nyo din. Sino ang father of horror stories? Yes, horror stories, Edgar Allan Poe. So yung kanyang mga story, yung character, nililibing ng buhay. Okay, so it's all about mystery. So pag horror, you answer, Edgar Allan Poe. Paano pag walang horror? Anong hahanapin ninyo? Pag walang horror, yung sanabi niyo yung detective. Sino father of detective stories? Same answer, Edgar Allan Poe. Kasi nga sa kanya ay mystery. So horror detective, that is Edgar Allan Poe. Okay, next one. Sino ang foremost French short story writer? French? Guy de Maupassant. Hindi kayo magkakamali dyan. Sa option, si Maupassant lang yung apelyado na ang dating ay French. Okay, so the foremost French short story writer is Guy de Maupassant. Nagaya lang dyan, French. Okay, next one. Sino naman ang mythical geographer who was recognized due to his vivid description of geographical landmarks? Sino daw? Homer. Okay, so mythical kasi hindi proven yung existence ni Homer. Wala talagang nakakakilala at nakapagpatunay na nag-exist siya. Okay, kaya siya tinawag na mythical. Pero po sinabi natin Iliad at Odyssey, sino pa rin yung nire-recognize natin for that? Si Homer pa rin. Kahit isa lang siyang myth. Okay, next one, greatest orator of the world. Yes, orator is Cicero. The greatest orator of the world is Cicero. Greatest orator, that's Cicero. Tapos may isang greatest pa na tinanong, ano daw ang greatest lyric poem of the world? Greatest lyric poem, nababasa nyo yan sa Bible. Yes, the Psalms of King David. The greatest lyric poem is the Psalms of King David. Greatest lyric poem, the Psalms of King David. And then, aralin naman natin yung inyong mga naging Indian writers. Sino ang Indian national poet? Indian national poet? Initials niya ay R.T. Rabindranath Tagore. Indian national poet, Rabindranath Tagore. Tandaan nyo, siya ang first Asian to receive a Nobel Prize for Literature. The first Asian to receive a Nobel Prize for Literature, that is Rabindranath Tagore. Sino naman ang Shakespeare ng India? Kalidasa. Shakespeare ng India, Kalidasa. May Shakespeare ng India, that is Kalidasa. Mahilig din kasi siya masulat ng play tulad ni Shakespeare. And syempre, do not forget your philosophers, Aristotle, Plato. Pag hindi nyo na sila maalala, tsumpaa. Okay, anong ginawa nila na tsumpaan sila? Sino unang tsumpa? Italius. Sino ba ni Italius? Si Socrates. Sino ba ni Socrates? Si Plato. Sino ba ni Plato? Si Aristotle. At sino ba ni Aristotle? Si Alexander the Great. Anong ginawa nila? Anong ginawa ni Thales? T-H-A-L-E-S. He replaced myth with natural law. So anong keyword sa kanya? Natural law. T-H-A-L-E-S. That's Thales of Miletus. Okay? Natural law. Si Socrates naman was best known for the Socratic method. So ang tanong sa parang exam ganito, what is true of the Socratic method? You write Q&A. Anong Q&A? Question and
answer. Anong tinuro sa atin ng Socratic method? The art of questioning. Okay? Ano niyo, Plato, the author of the Republic. Plato, the Republic. Okay, Plato is the Republic. Okay? And then Aristotle naman is biology. He was best known for his contributions in biology. Aristotle, biology. And Alexander the Great. Alexander the Great is a great conqueror. Di ba pinakasigat siya bilang mananakop? Okay, so he is a great conqueror. O sige, ulitin na natin. Sino yung conqueror? Alexander! Sino yung biologist? Alexander! Sino yung the Republic? Plato! Sino ang question and answer? Oh, sino ang natural law? Oh, sino ang Bard of Avon? Sino ang greatest orator of the world? Ano ang greatest lyric poet? Sino ang greatest English writer? Sino ang greatest sonnet writer? Sino ang father of English literature? Sir, Morningstar? Sir, French? Al Passant, typical geographer? Homer, father of printing? John Gray, okay? Kasi inyo, wakay lang, sa notes nila. Okay, boys, pero tumitingin sa notes. Okay, sige. Next one, I have here the famous authors and their works, yes? Example about sa debates, yan po yung mga choices. Okay. So, ano yun? Sino po yun? Sa debate? Okay. Art of questioning? Pwede si Socrates to put on art of questioning. Sa anong subject niya sa equation din? Hindi ko kasi pwede na yan. May tanong ko kasi doon, ma'am, sa ano? Sa ano? Sa prof ed before. Ah, sa prof ed? Yeah. Na debate po yung ano. Prof ed po yung ano. Tapos, choices. Sino daw yung nagpaano ng debate? Parang gano'n. Ah, okay. Hindi ako gano'ng ka-sure because I don't teach prof ed. Pero, yun, di ba pag debate is arguing, so questioning, so sa prof ed, sino sabi ba sa inyo? Ano daw sa prof? Tanongin ako? Bakit ako? Bakit parang kasalanan ko? Yan, i-clarify na lang natin sa mga researchers ninyo for Prof. Ed, okay? Para sure tayo. Kasi hindi tayo pwede mabigay dito ng info na hindi naman pala sure. Hindi pwede yung I think lang kasi may talagang uncertainty na ibibigay yung PRC. Okay? So, tanongin ko na lang tapos pa-announce natin next meeting na. Talo ako, kala ko nagre-reklamo kayo dyan din yung marinig yung mga sinasabi ko dito. Sabihin na lang natin sa RA ninyo, ha? Pa-research natin sa inyong ano, academic info for Prof. Ed, okay? So, ayan na po. So, let's, this time naman, bigay natin yung mga famous authors and their works. So, ibibigay ko sa inyo yung title ng kanilang isinulat, okay? Sabihin nyo sa akin kung sino yung nagsulat, okay? So, eto, lumabas siya dalawang season na nasunod-sunod. Sino daw ang nag-deliver ng Gettysburg Address? Kailan niyo yan? Gettysburg Address, si Abraham Lincoln. Okay, Gettysburg Address, that is Abraham Lincoln. Okay, next one. Kakalabas lang ang question na to noong September 2018. Sino ang nagsulat ng Dr. Zhivago? So, PEN din lumabas. Dr. Zhivago is a Russian writer, Boris Paternak. Okay, so Dr. Zhivago, that is Boris Paternak. Ang pagkakatanong dyan last time, pabaliktad, ano daw ang isinulat ni Boris Paternak about totalitarianism rule in Russia? Okay, totalitarianism rule in Russia. So the answer is Dr. Zhivago. So okay, yung malito. Yung tao na nasulat, si Paternak. Okay, pero yung title lang kanya isinulat, Dr. Zhivago. So he is a Russian writer. Okay. Next one, this is question number 1 noong September 2017. Sino daw ang nagsulat ng Scarlet Letter? Scarlet Letter, si Nathaniel Hofer. Okay, Scarlet Letter, that is Nathaniel Hofer. Okay, Scarlet Letter, that's Nathaniel Hofer.
Okay, at pakilala niyo to. Lumabas siya sa leadership ng English. Sino nasulat ng Harry Potter? Yes, J.K. Rowling. Okay, Harry Potter is Joanne Kathleen Rowling. So, leadership naman niya ng English lumabas sa mga Chronicles of Narnia. Okay, next one. Paradise Lost. Paradise Lost was written by the blind poet of England. Blind poet of England. Kaya nga, lost yung kanyang paradise kasi hindi niya na makita. J.M. Yes. J.M.D. Guzman. John Milton. Okay. Saan na pasama sa J.M.D. Guzman dyan? Okay. Paradise Lost, John Milton. Okay, next one. You have The Little Prince. The Little Prince by Anton de Saint-Exupéry. Mahaba yung kanyang pangalan, so Exupéry lang yung tandaan ninyo. Kahit Exupéry lang, okay na yan. Hindi naman bismol yung PRC, hindi naman nila nirarambol yung mga tanong, tsaka yung options. Wala naman doong options na William Chaucer, okay? Mga Edgar Allan, Exupéry, di ba? So, Exupéry, edition na yun, okay? So, Anton de Saint-Exupéry, okay? Anong itinuro sa atin ng Little Prince? Hanapin niyo yung ano, only the heart can appreciate the beauty of life and love. Okay, so yung nakaka-appreciate daw ng beauty and love ay yung heart. Kasi ano sabi niya doon, it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. So hanapin niyo yung life and love. That's the teaching of the Little Prince. Okay, next one, Uncle Tom's Cabin. Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe. Okay, so Uncle Tom's Cabin. And then may tanong last time, ano daw ang hinihinala nila na nag-trigger ng civil war sa US? Ano daw ang nag-trigger ng civil war sa US? So that is Uncle Tom's Cabin. Kasi siniwalat niya yung state ng slavery doon sa US. Okay, next one, you have Canterbury Tales. Yes, kay Geoffrey Chaucer. So, siya ay kwento naman ng pilgrimage or paglalakbay nila hanggang sa Canterbury. So, ang Canterbury Tales kabilang yan sa 12 most influential books of the world. Okay, next one, you have the word. You have the title, Analects. Kanina yung Analects. Kay Confucius. Pero hindi talaga si Confucius yung nagsulat niya. Kasi never niya isinulat yung kanyang teachings. Okay? Nung namatay si Confucius, kinulek na kanyang mga students, yung kanyang witty sayings, philosophies, and wisdom. Tinawag nila ang compilation na The Analects of Confucius. Kaya pag tinanong kayo, kanina ina-attribute ang Analects, ang sagot pa rin ay si Confucius. And then may tanong doon, sino daw ang hindi religious leader? Sino ang hindi religious leader? The answer is Confucius. Pero ang spelling ng name doon is Confucio. Di ba siya din naman yun? Confucio, Confucius. Okay, so hindi siya religious leader. He is more of a philosopher. Okay? And then, Annabelle Lee. Yes, Annabelle Lee by Edgar Allan Poe. Pero ang tanong last time, baliktad, ano daw ang isinulat ni Edgar Allan Poe that shows his grief over the death of the woman that he loved? Okay, shows his grief over the death of the woman that he loved. So that is Annabelle Lee. Love life siya ni Edgar Allan Poe. Namatay na lang. Okay? And then we have The Raven. Same answer, Edgar Allan Poe. So The Raven, that's Edgar Allan Poe. Okay, so yan ay ilan sa famous works na isinulat ni Edgar Allan Poe, The Raven, and Annabelle Lee. Pero makakita yan, okay? Next one, The Necklace. Kay Guy de Maupassant. Naalala niyo yung kwento sa libro natin ng high school, yung babaeng tanga-tanga, na peke pala yung alahas, di ba? Pinagbayaran niya buong buhay niya. So that's The Necklace by Guy de Maupassant. Your foremost, ano yung word? French short story writer. Okay, next one, you have Macbeth. And then yung Shakespeare, okay? Yung mga works naman ni Shakespeare, sobrang sikat na kasi siya. Kaya yung ginagawa nila doon, hindi na nila tinatanong kung sino yung nagsulat. So, ang tanong nila, tungkol saan? For example, saan daw sinabi ni Shakespeare na ang overwhelming ambition for power, that's your keyword, power is the cause of downfall of man. So, pag power, you answer Macbeth. Okay, pag power, you answer Macbeth. Okay? And
And then, to be or not to be is the opening statement of Hamlet. But to be or not to be, that's the opening statement of Hamlet. It's still written by William Shakespeare. Pero saan sinabi ni Shakespeare na ang mercy ay parang gentle rain from heaven? Mercy? Merchant of Venice. Okay. But mercy, that is your merchant of Venice. Mercy, merchant. Mercy, that's merchant of Venice. Okay, it's now written by William Shakespeare. Okay, ito, lagi na itong lumalabas. This is a story of two ill-fed lovers from warring families. Love and War, that is Romeo and Juliet. But Love and War, that's Romeo and Juliet. Okay, Love and War, that's Romeo and Juliet. O sige, ulitin natin. Ano yung power? Okay, to be or not to be? Hamlet. Okay, ano yung mercy? Merchant of Venice, Pag Love and War, Romeo and Juliet. Okay, next one, Chronicles of Narnia. Ah, Chronicles of Narnia, si Carl S. Lewis. Okay, Carl S. Lewis. Okay, or C.S. Lewis lang yan minsan, di ba? C.S. Lewis, Chronicles of Narnia. Pero may sumagot naman na ng Aslan. Si Aslan ng Lion, okay? Di ba siya ang nagsulat, okay? Chronicles of Narnia by Carl S. Lewis. Okay, War and Peace. War and Peace, it was written by the Russian writer L.T. L.T. Leo Tolstoy. Okay, so War and Peace by Leo Tolstoy. War and Peace, Leo Tolstoy. Siya din ang nasulat ng God Sees the Truth But Waits. Okay, si Leo Tolstoy. And then we have Rubaiyat. Rubaiyat was written by Omar Khayyam. Okay, Omar Khayyam. Tinatanong dyan actually, hindi yung nasulat, kundi yan ito. What is the general theme of Rubaiyat? Ano doon tinuturo sa atin ng Rubaiyat? Sabi niya, Carpe Diem. Ano meaning ng Carpe Diem? Seize the day. So meaning, you live life to the fullest. That is, grasping pleasure while you can. At may sinabi siya doon, you eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. So ano ang priority ng Rubaiyat? Yung pleasure. Kung may nabasa kayo related sa pleasure, you answer Rubaiyat. That's grasping pleasure while you can. And then you have Divine Comedy. Kahit pangalan niya lang ang maalala nyo, Divine Comedy is the Redeemer, Dante. Okay, Divine Comedy, Dante. Dante Alighieri, Divine Comedy, that's Dante. Meron kayo lang dyan, Dante. Okay, Divine. Kasi minsan ang nakalagay lang doon, Dante lang. Okay, Divine Comedy, that's Dante. And last one, sino nasulat na? Giranjali. Giranjali. Yes, Rabindranath Tagore. Okay, so Rabindranath Tagore. Yan yung kanyang pinanalunan ng Nobel Prize for Literature, yung Gitanjali, which is a collection of song offerings. Okay, Rabindranath Tagore. Okay, so this time naman, pasok tayo sa mga famous writings. Don't worry, konti na lang to. Okay, so ito yung mga isinulat na nagkaroon ng impact sa ating world literature. So pag familiar na sa inyo, huwag nyo nang isulat. Okay, like, ano daw ang first epic ever written sa buong mundo? What's the first epic ever written? Number G? Ah, yung mga goblin. Gilgamesh. Okay. Gilgamesh. The first epic ever written sa buong mundo is Gilgamesh. Okay. First epic ever written, that's Gilgamesh. Okay. Next one. Ano naman ang Egyptian system of writings? Egyptian. Hieroglyphics. Okay, so Egyptian system of writings, that's hieroglyphics. Anong ginagamit nila dyan? Nagdodraw sila ng pictures sa mga walls, sa bricks, sa pyramid. So Egyptian, that is hieroglyphics. Pero paano pag hindi Egyptian yung nandoon? Paano pag yan ay Chinese? Ano ang Chinese system of writing? Chinese, that is calligraphy. Okay, Chinese system of writing, that is calligraphy. Pag Chinese, that's calligraphy. So pag Egyptian, anong sagot? Hieroglyphics. Pag Chinese, that is calligraphy. Okay? And then, ano yung collection of stories? Isa siyang Persian literature. Kasama dyan yung Alibaba and the 40 Thieves, Aladdin and the Magic Lamp. Yung every night siyang nagkikwento para hindi siya ilapatay ng hari. Tapos eventually, hindi na siya pinapatay. Oo, yung may Arabian Nights, A Thousand and One Arabian Nights. A Thousand and One Arabian Nights. Okay? So eventually, hindi
hindi na siya pinapatay ng hari. Okay, so naging collection na tuloy siya ng stories kasi nga every night meron siyang kwento. Okay, so that's A Thousand and One Arabian Nights. So eto, alam na alam niyo to. Ano ang longest epic of India? Mahabharata. Oh, sulat pa naman nila yan. Okay, longest epic of India is Mahabharata. Kaya nga, mahaba kasi longest. Okay, epic of India, Mahabharata. Pero nasawa na sila sa question na yan. Kaya last time kong tinanong, ano daw ang medieval German epic? German. Pag hindi nyo ma-pronounce German yan? Di ba hindi nyo ma-pronounce? So German yun. Nibelungen Light. Kayo nga? Basta pag hindi nyo na-pronounce German yan. Okay? Nibelungen Light. Tandaan nyo na lang, may ni sa unahan, may light sa dulo. Okay, so that's your medieval German epic. Nibelungen Light. Okay na? O ano nga ang longest sa Rigovilla? Mahabharata. Anong medieval German epic? Okay, next one. Anong collection na Vinyan sacred hymns? So, lagay niyo lang hymns. Rig Veda. Okay, collection na Vinyan sacred hymns is Rig Veda. Lagay niyo to. Ayan o. Hymns ng hymns, that is Rig Veda. Sacred hymns, that's Rig Veda. Okay, pero ano naman ang tawag sa collection of Indian sacred texts? Okay, collection of Indian sacred texts. Pag text lang, that is Upanishad. Okay, pag sacred text, Upanishad. Lagay nyo lang dyan text. Pero careful lang kayo, magkamukha-magkamukha yung question. Okay, so collection of Indian sacred. Pag hymns, ano sagot? Rig Veda. Pag text, ano sagot? Upanishad. Kaya basahin mo buti yung tanong kasi magkamukha sila. O, last one, anong collection of Indian fables? Indian fables? Indian. Letter P. Letter B, Panchatantra. Okay, collection of Indian fables is Panchatantra. Collection of Indian fables, that's Panchatantra. Okay? O, ano nga ang longest epic of India? Mahabharata. Medieval German epic? Okay, ano ang first epic ever written? Gilgamesh. Ano yung Egyptian system of writing? Hieroglyphics. Pag Chinese? Calligraphy. Ano ang collection of Indian sacred hymns? Rig Veda. Pag sacred texts? Upanishad. Pag collection of Indian fables? Panchatantra. Collection of stories? Arabian Nights. Okay, last na to, pen names. Tatlo na lang to, don't worry, tatlo na lang. Okay, so, ang dami kasi natin writer na gumamit ng pen names, pero syempre, hindi lahat ng yun problema ninyo. Okay, so ito lang yung mga lumalabas sa board exam. Sino si Mark Twain? Sino si Mark Twain? Samuel Langhorne Clemens. Okay, so pag tinanong kayo, sino nasulat ng Adventures of Tom Sawyer at Adventures of Huckleberry Finn na walang Mark Twain? Sino sagot? Si Samuel Langhorne Clemens. Okay, next one. Sino si George Eliot? Yes, Mary Ann Evans. Babae yan siya. Noong panahon kasi ni na Mary Ann Evans, hindi ina-acknowledge yung works ng mga babae. So yung ginamit niyang pen name ay panlalaki para mabasa pa rin ng society ang kanya isinusulat. So George Eliot is Mary Ann Evans. Okay? At sino si Robert Galbraith? Masikat siya using her real name. Siya ang famous author ng Harry Potter. Si J.K. Rowling, okay? So, Robert Galbraith is Joanne Kathleen Rowling, okay? So, yan naman yung mga pen names na kailangan maging familiar kayo, okay? And pwede na kayong magpahinga ng very light sa pasusunat. So, our next competency is Mood of the Night. So, hindi na kayo magsusunat dito. Asabayan nyo na lang ako sa pag-interpret. So, eyes on the screen, okay? So, question. What emotion or feeling is expressed in this mind? To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer, the snakes and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble and by opposing and them, okay? Saan ninyo makikita yung line na yan? Saan siya makikita? Sa Hamlet. Ano nang bigay sa inyo na siya ay nakikita sa Hamlet? To be or
try not to be. And actually, dyan pa lang sa verse 9, mayroon na tayong sagot. To be or not to be. Anong nangyayari sa kanya? Hindi siya makapag-decide kung to be or not to be. So what's the correct answer? That is indecision. Hindi siya makadecide kung to be or not to be. The answer is indecision. Next one, wala siya sa inyong material, pero lang sa board exam. So eyes on the screen. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I mustn't give in. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. What is the moon of the night? Hopeful. 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 Ito siya stay? The correct answer is hopeful. Noong una ko kayong tinanong, ano talaga sagot niyo lahat? Hopeful. Binago ko lang yung tono ng boses ko, ano nasagot ng iba? Debated, di ba? Naging enthusiastic. Oh. Alam niyo yung pakiramdam na hindi kayo kayang ipaglaban? Huwag niyo iparamdam dyan sa option, ha? Binago ko lang yung tono ng boses ko, palit kayo akaagad. Eh, kanina lang, sure na sure, agad kayo na hopeful yan, di ba? O sige, magbigay kayo sa akin ng keywords na nagsabi sa inyo na hopeful yan. Go! Yan o, oh, sunrise, diba? New life, mustn't give in, new day will begin. Lahat na nga, di ba? Ang tinutukoy niya ay hope. So the correct answer for that is hopeful. Okay, oh, another one. So this stanza was lifted from Acquainted with the Night by Robert Frost. Okay, ano sabi niya dyan? I have been acquainted with the night. Pag sinabi natin night, ano yung na-associate ninyo na feelings? Positive or negative? Negative. Ang paggabi, masaya or malungkot? Malungkot. Depende sa sitwasyon. Kung may kasama ka, masaya, di ba? Pero kung mag-isa ka lang, malungkot. Ang sabi niya dyan, I have been one acquainted with the night. So mag-isa lang siya, siya ay malungkot. Okay? I have walked out in rain, back in rain. Pag tayo ay naglalaro sa ulan, masaya or malungkot? Masaya. Masaya. Pero anong ginawa niya? Nag-walk out siya kasi nga siya ay malungkot. Okay? I have walked out the farthest city tonight. Pag tayo ay naglalakad, na alam natin yung ating destination, saan ka makakarating? Doon sa destination mo, di ba? Pero saan siya nakarating? Sa farthest city light. Kasi in the first place, hindi niya talaga alam kung saan siya pupunta. Okay, so now, anong feeling ang nangingibabaw sa ating speaker? Positive or negative? Negative. Now, look up the options. Letter A, isolation and loneliness. Positive or negative? Negative. Joy, getting out of the house. Positive. Youthful delight, playing in the rain. Positive. Happiness, in having been acquainted with the night. Positive. Anong naiiba? Isolation and loneliness. So the correct answer is A. Isolation and loneliness, yan ang negative. Okay, next one. Though nothing can bring back the hour of splendor in the glass, of glory in the flower, we will grieve not, rather find strength in what remains behind. Okay, so ano sabi doon? Rather find strength in what remains behind. Ang speaker ba natin ay positive or negative? Positive. Kasi sabi niya, find strength in what remains behind. So that's positive. Now look at the options. Grief, positive, negative. Negative. Hope, positive. Loss, negative. Despair, negative. Anong naiiba yung hope? So that is the correct answer. It's hope. It's the only positive. And proceed to your next question. Manolo approached the platform with his speech. His palms were sweaty and his hands were shaking. He felt the palpitations of his chest and perspiration began to appear in his forehead. Manolo is experiencing epilepsy. Ah, hindi yung epilepsy. Ah, kasi nagpalpitate yung kanyang chest, di ba? So that is heart attack. Hindi eh. Ano sagot niyo? Stage fright. Oh, hindi na kayo makapapakan ngayon. Okay, so what's the correct answer? That is stage fright. Kasi doon pa lang sa first sentence, may sagot na, he approached the platform
with his speech. So meaning, he is going to deliver a speech in front of an audience. At ano na nararamdaman natin pa ganyan? Siyempre, that is your stage fright. Okay? At ang stage fright, yan yung kauna-unahang fear na kailangan ninyong makonquer. Pag nakuha nyo na yung license ninyo, pag mataas ang naging board rating ninyo, dahil pwede kayong maging lecturer sa CBRC, lalo pag naging inspiring din yung journey ninyo. Okay? Pero syempre, hindi namin kayo isasalang hanggang mayroon kayong stage fright, diba? So yung inyong mga faculty, nagkaroon niya ng kanya-kanyang baptism. So kahit ako din, nagkaroon ako ng baptism. Tapos yung nag-baptize sa akin, si Sir Carl mismo. So yung ginawa niya, meron siyang speaking engagement sa Bicol. Around 3,000 siguro yung kanyang audience. And then that day, tumawag siya sa akin. Sabi niya, ay, may gagawin ka ba tomorrow sa office? Sabi ko, wala naman po masyado, sir. Sabi niya, sige, sumunod ka sa akin dito sa Bicol kasi guest speaker ako bukas ng isang student congress. Tapos gusto ko, may special appearance ka lang. Kasi nung time na yon, nasabi pa yung virality nung naging journey ko sa board examination. So, na-travel ako nung gabi. Habang nasa bus, tinawagan ko siya. Sabi ko, sir, may kailangan mo ba akong i-prepare na speech or whatsoever? Sabi niya, ah, wala. Ako nang bahala sa'yo. Basta ganito yung drama natin bukas ha. Pag tinawag ko na yung pangalan mo, tumayo ka lang. Tapos, kumaway ka lang sa kanila. Sabi ko, sir, sa mga oras po yung biyahe ko dito sa bus? Sure po kayo, yun lang yung role ko. Tumayo lang, tapos kumaway lang sa kanila. Kaya oo, ako nang bahala sa'yo. And then, natulog na ako buong biyahe. Tapos, kinabukasan mo, magkasama na kami. Sabi niya, oh, dyan ka lang sa tabi ko kung saan ako upo, dyan ka din. Tapos, sumingit na kami sa maraming tao hanggang sa nakarating kami sa presidential table kasi nga siya yung guest speaker. Tapos katabi namin doon lahat ng mga university presidents sa buong Bicol region. Nung tinawag na si Sir Card para magsalita, naiwan ako mag-isa. Kinausap ako ng isang president. Sabi niya, secretary ka ni Sir Card? Diba? Ay, hindi po. Tapos si Sir naman, speech na siya. Ini-inspire niya yung mga bata. Sabi niya, do you wanna be a top teacher? Do you wanna be like her? Watch her story. So, pinili na yung video ko ng TV Patrol. Eh, di ba may part doon na umiiyak-iyak yung tatay ko. So yung mga president sa tabi ko, naiyak-iyak na din sila. Sabi nila, ang swerte naman ng magulang ng bata na yan. Tapos yung isa, kinausap ako. Sabi niya, ang inspiring ng story niya, no? Sabi ko, oo nga po eh. Yung iba kasi ako po yan eh, diba? Kasi nga, wala pang ghosting gun eh, sir. Tapos na natapos yung video, sabi niya, please welcome the viral of culture herself, Miss Aya Serespi. O syempre, pagtawag sa akin, tumayo ako, tapos kumaway. Tapos tinawag niya ako sa gitna, naramdaman ko na may mangyayaring masama. Malapit ko sabi niya, mag-speech na. Sir, sabi niya kagabi, hindi ako mag-speech. Mag-speech na. Sir, hindi ko po alam yung sasabihin ko. Sabi niya kagabi, hindi na ako gagawa ng speech. Mag-speech na, bahala ka na yan. Kwento niya yung buhay mo sa kanila. Tapos iniwanan niya ako sa gitna, hawak-hawak yung microphone. So imagine yung 3,000 na tao naghihintay magsalita ka, di ba? So wala akong choice, mag-speech ako, umabot ng 30 minutes. Tapos pabalik ko doon sa upuan, sabi ng president sa akin, ikaw pa na yun, kanina ka ba namin pinag-uusapan dito, hindi ka ba na umigilig na. So yun yung kaya sila sa akin, kasi narinig ko talaga lahat ng comments nila sa pamilya ko. And then nung magkasama na kami ni Sir, sabi, sir, bakit niya po ako titraitor? Di ba tinawagan pa rin magagabi? Sabi niya, eh kasi pa sinabi kong gagawa ka ng speech, gagawa ka talaga ng speech. So paano mo makakamper yung stage fright mo? So parang na-realize ko, ay oo nga no, nawala na naman yung hiya ko. So very thankful ako kay Sir Carl, ginawa niya yun. Pero hindi sa lahat ng oras nakakatuwa siya, di ba? Alo, 3,000 yung mga audience doon. Kaya guys, pag kayo sinabihan ni Sir na, uy, ano, naging inspiring din yung journey ninyo. Upunta kayo dito, kaway-kaway lang kayo sa mga estudyante. Huwag kayo maniwala sa kanya. Ginawa na agad kayo ng speech, okay? At yan ang tinatawag natin na stage fright, okay? Para yung iba sa inyo, tawa-tawa lang yan. Pero then inside, galit na yan kasi gutom na siya kanina pa, di ba? Over the meantime, you may take your short break and then we will resume in a few minutes. Hello. Ayan, okay na kayo guys? So let's continue our discussion. Our next competency is grammar and correct usage. So, isa yan sa ayaw natin na area. Kasi pag sinabi natin grammar, di ba, may mga sinusunod tayong rules, okay? But don't worry, simple lang naman yung mga tanungan pagdating sa grammar and correct usage. Sige nga, i-recall lang muna natin yung inyong parts of speech.
I have here the parts of speech, and then ibibigay nyo sa inyo ang kanilang definition. Sasabihin nyo sa akin kung anong part of the speech ang dinedefine ko. Ready? Okay, anong tawag sa name of places? Things present noun. Anong ginagamit in replacement of a noun? Pronoun. Okay, anong ginagamit natin to describe a noun or pronoun? Adjective. Ano na state ng action or being? Verb. Ano naman ang nag-describe sa verb or adjective? Adverb. Ano nag-show ng relative possession or relationship? Preposition. Ano nag-join sa words or phrases? Conjunction. Ano nag-express ng strong feeling or emotion? Interjection. Okay, di ba madali lang siya? This time naman, bibigyan ko kayo ng example of words. Sabihin niyo sa akin kung anong parts of speech. Ready? Yes! Okay, listen. Yes, ano ka listen? Verb. Nakilig na kayo. Okay. O, ano ang listen? It's a verb, okay? Ano yung flower? Beautifully? Adverb. Beautiful. Adjective. Okay, ano naman yung in, on, at? Position. And or back? Conjunction. He, she, they. Oh my. Interjection. Tama naman, he, she, they. Pronoun, oh my, interjection. Ano yung malalito dito naman? So, oh my is interjection. Sige. Actually, ang naging problema na natin dyan ay ang inyong preposition. Ang tamang gamit ng inyong in, on, and at, diba? So, dyan na yung ganyan natin actually. So, practice lang ulit natin. Recall natin yung gamit ng in, on, and at. Okay? So, Jerome's family lives na sanglasyon is trip. Sige, alamin naman natin yung gamit na in, on, and at. So, ito na yung gusto ko makita sa notes ninyo. Mag-draw kayo ng inverted triangle. Okay, inverted triangle. Tapos, i-divide nyo siya into three parts. So, pinakamalaki, ilagay nyo yung in. Sa gitna, ilagay nyo yung on. Sa pinakamaliit, ilagay nyo yung at. So, yun ang gusto ko makita. Inverted triangle, na sa pinakamalaki may in, sa gitna may on, sa pinakamaliit may at. In, on, and at. Tapos na po yung triangle nyo. Yung iba kasi isang buong page ng notebook, isang triangle, di ba? Okay, kahit maliit lang, basta ka siya ang in, on, and at. Now, anong nilagay nyo sa pinakamalaki? In. Tapos sa gitna? On. Sa pinakamaliit? At. So, kaya yan nandiyan kasi yun din yung gamit niya. Okay? So, for example, ginagamit natin yung in. Diba ang pinag-uusapan natin, malaki, malawak, something broad, something general. So pag general, anong ginagamit? In. Pero pag lumiit, naging specific, ang ginagamit ay on. Pag lumiit palalo, naging very specific, ang ginagamit na ay at. Okay, nakuha yung rule. Pag general, anong gagamitin? In. Pag specific? Pag very specific, ah, sige, practice tayo ha. Let's talk about places. When I say Philippines. In. And Philippines. Luzon. In. In Luzon. Wala ko kay Luzon. Manila. In. In Manila. Rojas Boulevard. On. Ayala Avenue. On. Ipil Street. On. 533 Ipil Street. Tower 2, Unit 1952, San Jose. At, so, ganito yun. Tandaan nyo na lang yung on, doon kayo magmarka sa gitna. Okay, yung on kasi siya yung nasa gitna. So, meaning, mas magiging madali i-adjust yung in at tatandaan nyo na lang yung on. Ginagamit yung on, pag ang pinag-uusapan natin, mga daanan. Ano ba yung mga daanan? Streets, boulevard, avenue. Okay, so mga pinag-daanan natin, ang pinag-uusapan natin ay daanan. Ano sagot ninyo? On. And anything na mas malawak sa daanan, just like your city, municipality, province, region, country, anong gagamitin nyo? In. Okay? Pagdaanan na lang?
All. Pero pag yung daan na, nilagyan pa ng number, mas naging specific. 533 equals red, yung answer, at. Or yung exact address ng bahay nyo, yung answer, at. Or pag wala nang ibang tinutuloy na location, kundi yun na lang mismo, yung answer, at. Nakintindihan po, okay, places. Okay, now let's talk about time. When I say 21st century. In. Okay, when I say 2019. January. In January. First week of January. On the first week of January. Monday. We will have a meeting at Monday. On Monday. 9 o'clock in the morning. At 5 p.m. At. So, ganito yun. Tandaan nyo ulit yung on kasi siya yung nasa gitna. Okay? Ginagamit natin yung on pag ang pinag-uusapan ay weeks and days. Yun ang gamit niya. Weeks and days. For example, on the first week of January. Okay? On Monday. So, pag weeks and days, anong ginagamit natin? On. Okay? And anything na mas malawak, so weeks and days, just like your month. Years. 5 years. Decade, century, anong gagamitin? In. Okay? Pagka weeks and days na lang, anong gagamitin? On. Pag oras mismo ang binigay, yun yung ginagamitan ng at. Okay? Pag oras na lang ang binigay, you answer at. Okay? Next one, you have your means of transportation. Okay? Means of transport. Ang sagot lang dyan palagi, in or on. So, means of transportation. Halimbawa, airplane. On. Jet plane. On. Train. Bus, journey, tricycle, van. Okay, ganito yung rule. Kapag nakakatayo ka pa, you are going to use on. Pag hindi ka na makatayo, you are going to use in. Ang matandaan nyo dyan, di ba may kanta? I'm living on a jet plane. Okay, nakakatayo ka ba sa jet plane? Yes, kanina na akong trip mo, magpasok mo, nakaupo ka na agad, di ba? Pero pwede naman tumayo mo na. So, pag jet plane, anong sagot ninyo? On. Kasi nakakatayo ka pa. Pag hindi na, anong sagot? In. Anong tatandaan? I'm living on a jet plane. So, sige, practice tayo. When I say airplane. On. Jet plane. On. Train. On. Bus. Jeepney. Sagot ng on na ako. Yun, okay? O pag-jutney, di ba kung mag-anong-ganon na kayo, di na kayo cash ka. So pag-jutney, anong sagot? In. Tricycle? In. Van? In. Okay. Yun nga lang, nag-problema ako dyan last time. Nag-lecture ako sa Kidatawan. May isang estudyante, kahit anong turo ko na pag-jutney nga, ang sagot ay in. On pa rin talaga siya ng on. Eh lahat ng classmates dyan, nag-gets na yung rule. So hinayaan ko na lang siya kasi ang dami pang kailangan i-discuss. Tapos nung break time, lumapit siya sa akin, nagpa-picture, hanggang dito ko lang, unano pa na siya. Kaya naman pala sagot siya ng sagot ng on doon sa jeepney. Kasi nga, nakakapayo naman talaga siya sa jeepney, di ba? So ako yung may mali doon, ginudge ko masyado yung bata. Kaya ang hirap maging judgmental minsan, di ba? Pero guys, kapag ganun kasi, pag question, hindi naman alam ng PRC kung unano ka or hindi. So yung nagawin mo, yung general rule lang sa sagot mo, di ba? Kung ano yung general rule ng grammar, so wag mong i-apply kung ano yung sitwasyon mo. Diba? Pero I was really wrong that time. Okay, tama naman siya. Nakatayo kasi siya. So, kasagot ay on. Pero ang tatandaan nyo, yung I'm living on a jet plane. Okay? Next one, you have delivery of the message. So, ang ginagamit natin yung medium, pwedeng printed media, pwedeng electronic devices. So, anong gagamitin ninyo pag printed? In or on? In. Kasi may word na in sa printed. Okay? So, you use in. Pag electronic, ano gagamitin? On. Kasi may word na on sa electronic. Okay? So, pag printed, ano gagamitin? In. Pag electronic, ano gagamitin? On. Naintindihan yung rule. So, yeah, practice tayo. The message was delivered using letters. In. Journals. In. Computer. On. Fax machine. On. Diaries. In. Newspaper. In. Telephone. Cell phone. Very good. Let's answer the question. Jerome's family lives na sa Bashan. Street. 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 Street.
Kaya kayo nag-aaway, walang tamang sagot. The answer is, maling in, maling at, kasi nga walang tamang sagot. Ang sagot na siya is straight. The answer is, don't worry, pinakailaman lang namin yung option para sure tayo na kaya niyong ipaglaban yung gamit ng in, on, and at. Sa actual word, may on na yan. Ito, yung to on talaga yan. So, anong tamang sagot? It should be on, in, on, at. So, the answer for that is on. Dahil ang pinag-uusapan natin ay is great. Okay, next one, you have the rules of subject-verb agreement. Okay, isa din to sa ayaw natin. Kasi pag sinabi natin rules, diba, may kailangan tayong sundin. And we have more than 20 rules, actually, pagdating sa subject-verb agreement. But don't worry, hindi kailangan lahat ng yun memorize ninyo. So, eto na dapat yung alam nyo. Practice lang tayo. I'm going to give you the statement to tell me the verb na gagamitin. Ready? Okay, the frog jumps. The frogs jump, jumps. Okay, so ganito. Para walang magkamali, para safe kayong lahat, just answer jump. Kahit ano yung tanong, just answer jump. Pag na-realize ninyo na dapat mayroong S, anong gagawin? Pwede nyo tutungan yan eh. Psss, okay? Kasi pag yung sagot nyo, jumps agad, tapos yung sagot nga pala ay jump. Hindi yun na mabagawi pag sumingaw na agad yung S, okay? So, para sa kayo, baka yung hindi na kayo i-judge dyan, okay? So, ano lagi yung sagot? Jump. Pag may S, ang gagawin? So, sige. Practice ulit tayo. The frog jump, jumps. 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 Ang S ng iba. Jumps. Okay. The frogs jump, jumps. Jumps. Pwede ko lang nagkamali. Ang i-contest, ayan. Jump. Pero one-fourth lang naman na S yung nasabi niya. So, hindi pa rin yung tama pa rin yun, di ba? So, hindi naman natuloy. So, tama yung ginawa ninyo. Pag the frog, ang sagot nyo ay jumps with S dahil isa lang yung frog. Pag the frogs, ang sagot nyo ay jump kasi marami na yung frogs. Basta ganito lang yung rule dyan eh. Di ba may subject tayo, tsaka verb. So, ang ginagawa lang dyan, baliktad lang sila palagi. Okay? Baliktad sila palagi. Pag yung isa may S na, yung isa walang S. Pag yung isa walang S, yung isa mayroong S. Basta yung subject at verb ko, ibabaliktad mo lang dapat sila palagi. Isa lang may S, yung isa walang S. Okay? Another rule. All of the pie was or were gone. Okay. Anong nawala? All of the pie. Pie lang kanina, egg na ngayon. Pie, egg pie. Ganun. So, anong nawala? All of the pie. Ilan yung pie? Isa. Baka pwede yung marami siyang slice, kaya naging all. Pero, isa lang yung pie. So, all of the pie was gone. Okay? All of the pies was or were gone. Anong nawala? All of the pies. Ilan yung pies? Marami. So, all of the pies were gone. So, yung tinitingnan natin dyan, hindi yung all. Kasi pag sinabi natin all, ang dating talaga marami, di ba? Pero ang tinitingnan is yung after the of praise. Ang tinitingnan nyo is yung pie or pies. So, all of the pie was gone. All of the pies were gone. Naintindihan po yung rule? Okay, next one. Everybody, H, everyone, somebody, nobody, is or are. Is. Ano tawag sa mga everybody, H, everyone? Ano sila? Mga indefinite pronouns that takes the singular form of the verb. Pag sinabi natin indefinite, hindi ka sure kung ilan. Pwede isa, dalawa, tatlo, marami. Okay? But may possibility siya na isa lang. So, ang ginagamit natin ay singular, you use is. Okay? But there are indefinite pronouns na sure tayo na more than one siya. Hindi lang natin alam exactly kung ilan sila. For example, few. Pag sinabi ko ba few, possible na isa lang siya? No. Meaning, more than one yun, hindi lang tayo sure kung gaano karami exactly. Pag sinabi kong many, pwede bang isa lang siya? No. Pag sinabi kong several, pwede bang isa lang siya? No. So, ano ginagamit pa ganun? You use plural, so that is are. Okay? So, now, ulitin natin. Everybody, each, everyone, somebody, nobody? Is. Okay? Few, many, several, are. Naintindihan po yung rule. Okay, next one. Bread and butter is or are? Is. A bread and a butter is or are? Are.
are. So, ganito yun. Yung bread and butter, they are taken as one entity. Meaning, magkasama yung bread at butter. So, ano sagot natin? Is. Pero pag a bread and a butter, tinitingnan dyan yung word na and, okay? Kung pagkatapos ng word na and, may words na a, an, and the. Those are the articles or determiners that will tell you that you have to separate the entity. Pag may words na a, an, and the. Okay, for example, bread and butter is a bread and a butter are. Naintindihan yung rule. Fish and rice is a fish and a cup of rice are. Okay, next one. 20 pesos is or are. Is. 20 miles is or are. Is. 20 seconds is or are. Is. 20 seconds for the countdown is or are. Are. So, ganito yung rule. Pag measurement, okay, measurement ng time, money, distance. Time, money, distance. Ano ginagamit dyan? Singular form of the verb. Okay, singular yan palagi. Magiging plural lang siya. Pag may word na, countdown. Di ba pag nag-countdown ka, binibilang natin isa-isa, bawat minuto, bawat segundo. So they are counted separately, okay? Bawat entity. So ano ginagamit natin doon? Magiging are siya, okay? So ulitin natin. Pag 20 pesos is 20 miles is 20 seconds is 20 seconds for the countdown. Are. Naintindihan po yung rule? Okay, next one. Mathematics, physics, statistics, measles, news, is or are. Is. Those are the nouns that ends in S, but singular in form or meaning. Dahil wala namang singular na mathematic, physics, measles, news, statistics. Diba talagang nag-i-S sila in S, so the answer is. Okay, and those are our basic rules of subject verb agreement. Pero sa totoong buhay, sa actual world, kabado ka na dyan, hindi mo na marirecall exactly, ala, ano nga rule yung i-apply ko dito, di ba? Ganyan ang mangyayari sa inyo. So, pag nagkalipitan na, pag hindi nyo maalala kung anong rule ang i-apply, ang technique lang dyan, basahin nyo yung question. Tapos, itry nyo yung option isa-isa kung anong masarap pakinggan that is the correct answer, okay? At usually, pag mali yan, grammatically incorrect siya, awkward siya sa ating pandinig, di ba? So, hindi siya maganda pakinggan. So, kung anong masarap pakinggan that is the correct answer, okay? Now, tingnan natin yung question. That seems not to be the most interesting co-curricular activity of the school year. Oh, try ninyo yung arapiling. Dancing, arapiling, to be the most interesting. Masarap kayo pakinggan. O di ba hindi? Try yung apiling. Dancing, apiling, to be the most interesting. Masarap kayo pakinggan. Di ba hindi? O ano sagot ninyo? Yung appears. Dancing appears to be the most interesting. Dancing is a gerund used as a subject in the sentence, so that is appears. Okay? Next one. You have identifying errors in academic writing. Hindi kayo mahihirapan dyan sa identifying errors dahil sanay naman kayo maghanap ng mali sa iba, di ba? So, gamitin nyo na lang yung skill na yan sa word exam, okay? Ano ba usually yung mga error na nakakomit natin? So, number one, you have your misplaced modifier. Okay, pag sinabi natin misplaced modifier, mali ang pagkakalagay ng modifier. Yung rule natin, the modifier must be placed near the word it modifies. Okay? Ang modifier nilalagay katabi ng kanyang word na pinomodify. Pag mali ang pagkakalagay mo, anong term doon? Misplaced modifier. For example, faster than a spinning bullet, the citizens of Metropolis saw Superman flying overhead. Sino ang tinutukoy dyan na faster than a spinning bullet? Si Superman. Pero kung babasahin natin yung sentence ng pagayon, sino ang namukhang faster than a spinning bullet? Yung citizens. Bakit? Siya kasi yung katabi ng faster than a spinning bullet. Malayo siya doon kay Superman. So, misplaced modifier yan. Dahil ang sentence dapat ganito. The citizens of Metropolis saw Superman flying overhead.
faster than a spinning bullet. So, anong tawag doon? Misplaced modifier. Okay, next one, you have your dangling modifier. Ang dangling naman, hindi yung mali ang pagkakalagay, kundi hindi mo talaga nailagay. Okay, hindi mo nailagay kung sino or ano yung kanyang minomodify. So, hindi mo na say clearly if what is being modified. Okay, for example, walking on a sub-zero morning, my left ear became frozen. Sino yung naglalakad? My! Yung? My left ear. O, din naglalakad yung left ear na yun, di ba? Kasi hindi mo sinabi kung sino yung naglalakad. Yung sentence dapat ganito. As I was walking on a sub-zero morning, my left ear became frozen. Sino naglalakad? Yung I. So, yun ang tinatawag na dangling. Hindi mo talaga nailagay. Hindi mo na-state clearly kung sino yung kanya minamodify. Next one, you have your faulty parallelism. Yan ang pinakamadali nga identify sa lahat. Okay? Ano ba ang parallelism? Kailangan the same ang structure within the sentence. Pag positive, positive. Pag negative, negative. Gerund, gerund. Pag noun, noun. For example, popular exercises among men and women includes aerobic dancing, weightlifters, and jogging. What is the error in the sentence? Weightlifters. Because that should be weightlifting. ING din dapat siya. So, ang tawag ay faulty parallelism. Okay, next one, you have your comma splice. Ang comma splice, ganito yan. Dalawang sentence na siya. Pilit mo silang pinagsama as what? Separate mo lang using ang comma. Kaya ang haba na lang sentence mo, okay? Dalawang sentence, pinagsama as one, separate lang using ang comma. For example, the crowd cheered loudly when the band emerged from the backstage, comma, Eric stood quietly to look. Maganda ba ang sentence? No. Paano pa ganito? The crowd cheered loudly when the band emerged from the backstage. Tuldok. Eric stood quietly. Tuldok. Mas maganda ba ang sentence? Yes. Anong error yung nakomment natin dito? Comma splice. Bakit? Dalawang sentence kasi ito. Pinut mo lang sila pinagsama as one. Separate mo lang using a comma. Pero minsan kasi guys, hindi enough yung comma lang. Hindi enough yung tumigil ka lang saglit. May mga bagay na dapat tinutundo ka na tulad ng sentence na yan, okay? So, always remember, huwag yung ikakama kung may period, okay? Dapat dyan sa sentence because you are commenting comma splice, okay? So, anong tawag sa kinaman na may period? Na comma splice, okay? And last one, you have your fragments, okay? Pag sinabi fragments, yan yung hindi complete yung kanyang thought, kaya nga hindi siya matawag na sentence. For example, the beautiful white cat. Ano nangyari sa cat? Wala, nagmaganda naman siya, di ba? Parang hindi na talaga, ano kaya nandiyan sa cat? Okay, so it's just a fragment, hindi complete yung kanyang thought, okay? So yan yung mga errors natin sa academic writing. Pero minsan kasi, yung error natin, hindi naman doon sa sentence construction eh. Yung mali talaga natin minsan, yung pagpili lang ng tamang word na gagamitin mo doon sa sentence. Just like your question, blank clothing are advised to be worn during summer. Ang pinag-uusapan natin ay? Clothing. Okay. Now, look at the options. Magkakamukha sila, di ba? So, yung problema namin yan, sa problem kasi, bisaya kami. So, pare-pare, wala din ang pronunciation yan. Lose-lose-lose na yan, di ba? O, pero, para din tayo magalituhan, okay? Tagalogin na lang natin. Eh, hama na mag-pronounce, okay? Tagalogin na lang natin. O, ito muna. Ano sa... Lose, yan. Ano sa Tagalog? Wala. O, ito, lose. Maluwag. Losing. Nawawala. Lost. Now, ano bang gusto niyo mangyari sa damit ninyo during summer? Gusto niyo mawala kayong damit? Maluwag yung inyong damit? Nawawala yung inyong damit? Or nawala yung inyong damit? Siyempre yung gusto natin nyo, nawawala. Ay, ano ba nyo? Maluwag, di ba? So, therefore, the correct answer is loose naman yan, maluwag na damit. So, loose clothing during summer, okay? Next one, what is concerned about high and low in voice volume and quality? High and low in voice volume and quality. That is your pitch. Di ba yung pitch ay ang highness or lowness ng sounds of that pitch? And I have here the qualities of sound, okay? As well as the distinction, kung paano nyo sila i-differentiate from each other, okay? For example, sabi nyo kanina, pag high and low, that is your pitch, okay? And then you have duration.
Duration meaning yung? Yung haba, yung tagal, di ba? Kung gaano katagal, produce yung sound. So it will either be long or short. Long or short. So that's duration. And the next one you have, intensity. Intensity naman yung lakas. It will either be loud or soft. Okay, loud or soft. So that is intensity. Last season, lumabas yung intensity, pero wala doong intensity sa option. So tingin nyo, ano pwedeng isagot? You can answer volume. Yes, pag walang intensity, you answer volume. It is still the loudness or the softness of sound. Okay? And then you have timbre. Kung sinabing timbre, yan yung distinct sound na naririnig nyo. Pwede yung naririnig mong timbre, boses, pwede yung naririnig mo ay instrument. So it will either be a voice or an instrument. Now, sabihin nyo lang sa akin kung ano ang dinidescribe ko. High and low? Three. Long and short? Three. Loud and soft? Three. Voices, instrument? Three. Loud and soft? Three. High and low? Three. Long and short? Three. Voices, instrument? Three. Loud and soft? Voiceless instrument, high and low, long and short, loud and soft. Ano yung iba? Naduling-duling na sa kapataas, bawaas, baba. Okay. Now, ang tinatanong naman sa inyo, high and low, di ba? So, anong tama sagot? That is your pitch. Okay? And last number, the show phonological awareness skill of lang, the students are asked to add, delete, and substitute a sound or a syllable. Are you familiar with phonological awareness skill? So yan ay sa leadership na actually ng English lumalabas ang phonological awareness skill. Pero nagiging trend yung lately sa PEF dahil importante sa inyo yan. Di ba yung mga elementary teachers, kayo yung natuturo sa bata paano magbasa, di ba? At ang phonological awareness skill, yan yung kauna-unahang skill na kailangan matutunan ng bata before siya matutong magbasa. Yan yung inaalam niya yung tunog, yung phonemes, like yung bawat tunog ng letra. Naalala niyo kung ano? Nung read one tayo, ano yung activity natin? Di ba may flashcard, tapos may letter. Tapos buong araw, yan lang ang classroom sa grade 1, sabay-sabay yan, di ba? Anong ginagawa ng mga bata? Buong araw yan, puro ganyan. Kasi nga inaalam natin yung bawat letters. Okay, ano ba yung tunog nila? So pag marunong ka na nun, so pwede ka nang matutong magbasa. Now, meron tayong anim na skills dyan. Mayroon basic skills ng phonological awareness. Number one, yung listening. Okay, ganito lang yan. Ang listening, inaalam lang ng teacher kung kaya ng bata i-identify if the same yung sound. Okay, i-identify if the same yung sound. Halimbawa, cat, cat. The same ba yung sound? Yes, okay. Cat, car. The same ba yung sound? No. So meaning, mayroon kayong listening skill. Kasi kaya nyo sabihin sa akin kung the same or hindi yung sound, okay? So pag inaalam na ng teacher, if the same yung sound, ang tawag doon ay listening. Pero minsan, mas particular na sound yung hinihingi niya. Pag inaalam ng teacher, if the same yung beginning sound, ang tawag ay alliteration. Okay, pag beginning sound, anong tawag? Alliteration. Di ba kahit sa ating rhetorical device, ano nga ang alliteration? The repetition of the initial consonant sound. So, nasaan yung pare-pareho na sound? Doon sa initial, sa unahan. So, pag inaalam ng teacher, if the same yung keyword nyo is beginning sound, ang tawag ay alliteration. Halimbawa, hop, happy. Hop, happy. The same ba sila ng beginning sound? Yes. Yes. So, meaning mayroon na rin kayong skill sa alliteration. Pero paano ba ang inaalam niya is yung dulo. Ano kaya yung dulo? Rhyming. Saan ba nandito yung rhyme? Doon sa dulo. So, pag inaalam niya, if the same yung ending sound, ang tawag naman ay rhyming. Just like your boy, toy. Boy, toy. So, pag ending sound naman, ano tawag? Rhyming. Nakuha po ang difference. Okay. Ano yung inaalam ng teacher if the same yung sound? The same lang yung sound? Listening. Pag the same yung beginning sound? Alliteration. The same yung ending sound? Rhyming. Okay. Next one yung blending and segmentation or segmenting. Blending, segmenting, okay? Magkapaligtaran silang dalawa. Sa blending, ganito yung gagawin mo, sasabihin mo muna isa-isa.
sa iyong sound, tapos i-combine mo siya, i-blend mo siya to form the word. For example, C is A is T is T. So pag blend niyo yun, ano nabuo nating word? It's cat. Ano tawag doon? Blending. Sinabi muna natin yung sound, tapos kinumbine, blend to form the word. That's blending, okay? Balintarin mo yun, at tawag ay segmenting. Ang segmenting, sasabihin mo muna yung word, tapos ika-cut mo siya, isi-segment mo siya into sounds, okay? Ano yung halimbawa? You have the word cat. Ano yung mga sounds ng cat? C-S, A-S, T-S, so, anong ginawa natin? Segmenting. Binigay ko muna yung word, tapos kinat ko siya into sound. So, that's segmenting. Nakuha ang difference ng dalawa? O, ganito. Sabihin ko muna yung sound, tapos i-combine ko siya to form the word. Anong tawag? Blending. Blending. Sabihin ko muna yung word, tapos i-cut ko siya to form the sounds. Anong tawag? Segmenting. Okay, nakuha ko ang difference. Balikan ka silang dalawa, ha? Okay, and the last one is your syllabication. So, syllabication, inaalam mo lang ilang syllables ang mayroon. For example, waiter. Ilang syllables? Two. Okay, licensure. Licensure. Ilan? Three. Examination. Examination. Ilan? Right. So, meaning, marunong mo rin kayo ng syllabication. Sige, ulit ko lang natin ang inyong phonological awareness skill. Ano yung inaalam ng teacher if the same yung sound? Listening. Yung beginning sound? Alliteration. Yung ending sound? Rhyming. Sabihin ko muna yung sound, tapos i-combine to form the word. Blending. Sabihin ko muna yung word, tapos i-cut ko siya into sounds. Inaalam natin kung ilang syllables? Syllabication. Are syllables. Okay, now, let's answer the question. The students are asked to add, delete, and substitute. Nag-add, nag-delete, nag-substitute. Blending ba yun? No. No. Segmenting ba yun? No. No. Rhyming ba yun? No. Actually, wala siya doon sa binanggit natin kasi mas malalim yung ginawa niya. Nag-add, delete, nag-substitute. Anong ginawa niya? Pinakaalaman niya na talaga yung buong word. So, ano nang tawag natin doon? That is your modification. So, although hindi na masyadong dinidiscuss ang modification, makahalata niyo pa rin na siya ang tamang sagot. So, that's letter B. And you count the number of correct answer for English. That's number 1 to 10.